Zap mga banal, welcome back sa aking channel. This is Boy Extern. So for today's video guys, so hindi tayo medyo makalabas-labas ng bahay dahil nasa may COVID tayo dito na issue. Pero nung nakaraang araw lang is nabalitaan ko na negative lahat sila. So I'm very happy for that. So balik na naman tayo sa pagagala-gala. And for today's video natin is manguha tayo ng mushroom. So dito sa amin sa Bohol, pag August is ganito yung season, tag-ulan tsaka may mga kidlat, dun naglalabas yan yung mga mushrooms or tinatawag namin ditong libgus. So yun guys, is may nakita ako kanina, nagala ako dito sa may ano, malapit sa may puno ng akawayan. So maraming tumutubo dito. So may nakita akong marami, kaya ginawan ko ito ng content kasi masarap siya. So if hindi kayo familiar, so ngayon makikita niyo kung gaano yung itsura. So tara, let's go. So dito na tayo guys. Ayan, nakikita yung mga puti na yun. Yun yung tinatawag namin na libgos or mushroom. So ito ay seasonal siya kung tutubo. At pag tumubo, napakarami yan. Lahat yung mapuputi na yan. So ito is matatanda na. Ayan. Tanda na. So nalapnos na, namatay na yan. Na yan pwede. So pagkakaalam ko is marami itong tumutubo. Pag meron dito, sa kabila daw meron pa. Pero hindi ako sure kung totoo ba yan. So ngayon, harvestin natin yung lahat. So by cluster sila kung tumutubo guys. Bale, sayang hindi ko ito nakita noong isang araw kasi ako masyado nagdadala dito guys. So yun na nga guys, yun na lang yung kukunin natin kasi madami na. Yun naman kasi natin tumuubos. Ako lang yung kakain dito kasi bawal to sa lola ko. Oh no! Lahat yun. Yan. Makikita nyo, hindi ko inubos. Meron pa po dyan o. Oh. Yun lahat yung nakaputi na yan. Yan. So lahat na yan is napakadami pa nyan. Oh, hindi ko alam, meron pa daw sa unahan pag mga ganito na ano, season nila. Tumutubo siya by cluster, then sa first cluster, sa kabila meron pa. Sabi ng lola ko is, ano, marami daw siya dun sa may looban ng bahay namin, pero hindi ko nakita kasi may manok na kami, baka kinakain na. So eto, papakita ko sa inyo kung paano ito linisan, which is madali lang naman. So ito is papakita ko sa inyo kung paano siya malinisan. So guys, update ko na lang kayo pag nandun ako sa bahay. So guys, linisan na natin. Ayan na siya.
So, eto guys is inano ko muna siya sa flowing water. So, strainer yung nilagyan ko para magbaba lahat yung ano. Yung sa dulo kasi may putik. So, ang ganda nito guys is para madali yung paglinis. Ikat nyo na lang yung dulo. So, i-scrub nyo yung naipalibot sa stock niya para matanggal yung outer na balat yan. So, pwede nyo i-peel tong dahon tabi nyo. So, minsan pag matanda na yung nakuha nyo na ganito, may mga uod. Huwag kayo mandiri sa uod guys kasi ito po ay mbali siya is sa Tagalog tinatawag siyang kabute, di ba? So, yung kabute is pag tumubo siya in the middle of ano talaga, yung dumi, yun yung madumi. Pero ito is tumutubo siya under ng mga kahoy, like mga bamboo or mga coconut. Yan, yung mostly pinagtutubuan ito. So, huwag kayong magalala, safe siya. Yan. Siya yung tanggalan ng stock. Ayan o, natatanggal yung outer skin niya. So, yan na ganyan. Clean na siya, guys. Tsaka, maraming pwedeng paglutuin ito. Pwedeng may sabaw, pwede yung lagyan ng kahit anong mga sahog. Huwag kayong mag-alala, guys. Napaka-safe nito. So, hindi tayo gaman kaya hindi natin kinukuha lahat yung nandoon. Ito guys, so malaki na to. Palapit na to pag ano, pag napasobra to ng isang araw or dalawang araw may uod na to. Pero may mga lalaki, clean naman siya. Yung uod dito is hindi galing sa ano. Fungus din yung uod. So ayun guys, tapos na tayong maglinis. Yan, binabad ko muna siya sa tubig. So hinihimay ko siya by strag ganyan. Wow! Ah, ganyan. Namay by strand. Yung mga stock lang niya. Yan. Para madali siyang maluto guys. Pag inihimay. Yung mga dahon, mga ganito, pwede lang siya itabi. Yan. So, ewan ko kung anong tawag niyo sa pagluto nito. So, gumagamit ako nito, dahon ng saging ito. Yun. So, parang steam siya. So, gamit ko is yung, ano, manok namin, naglipado na. Yung gamit ko pala is dahon ng saging. So, yung sariling sabaw niya yung diluto sa kanya. Yun. Ito guys, pwede niyo siyang sahugan ng karne, pero ayaw ko muna sa karne. Ito lang muna. So, para kung ayaw nyo sa mga may baka hindi nyo magustuhan yung amoy nito kasi amoy mushroom siya. Syempre naman mushroom. So, amoy mushroom talaga siya. So, kung ayaw nyo yung amoy, ayaw nyo lang ganito. Sibuyas para please mawala yung amoy niya. Pero okay lang ako sa amoy. Yung ayaw ko na amoy is yung amoy ng pipino. Na ano yung appetite ko sa pipino eh. No! Alam ko sa inyo masarap yung pipino pero pagdating sa akin, no, no, it's a big no. Sorry, but it's a big no. Yung iba excuse me. Oh, no. Yung iba pala pinakuha namin sa ano namin, pakilala namin para maulam naman ng kanyang pamilya. Wow. Dito kasi sikat kasi siya dito pag madami-madami na binibenta sa may palengke. Maraming kumakain dito na bola, no.
Especially kasi seasonal siya kung tumubo. Bale, ano, once in a year lang talaga. So, buong August yata to siya tumutubo. Ewan ko lang kung totoo yung sabi-sabi nila na tumutubo ito dahil sa kidlat. So, hindi ako sure dyan. So, yun lang yung mga sabi-sabi na matatanda dito dahil daw sa kidlat. Siguro may ano siya, season na pagtubo. So, everything is explained by ano, matatanda. May iba't iba ano sila pamahing. Wala namang mawawala kung maniwala tayo, diba? So, ito guys, balatan natin. When? So, ngayon guys, ngayon lang, ako lang yung kakaroon ito. Kasi, yung lola ko is may rayuma. Oh no! So, hindi pwede sa kanila to. So, ewan ko ba kung ano to siya, makukonsider yata siya as legumes or yung mga beans. So, naap yung may mga rayuma dito, iwas-iwas din kayo sa kain-kain ng ganito kasi nakaka-trigger. Sasakit yung rayuma dito. Pero depende yan sa tao. Kasi may ibang tao naman na ano, yung mga panabong, yung mga nasawi sa laban, sabi nila nakakaano daw yun ang sakit eh. Pero marami namang may rayuma yung may mga sakit na kumakain. So, hirap paniwala. Depende yan sa tao. Kung siguro madali kang kapitan ng sakit, yun na yun. Yun na yun. So, yung way pala sa pagluto nito guys sa akin is steamed lang ha. So, balutin ko siya ng ano, dahon ng saging at lalagyan ng konting asin, sibuyas, aray, asin, sibuyas, at saka yung sayang. Yan lang. Wala na iba. So, kasi yung dapat iluto dito guys is baga kasi hindi pwede yung apoy. Para lang siyang inihaw pero nakabalot sa ano, dahon ng saging. Kaya yun yung ano, way na pagluto. Sayang, may baga kami. Oh. Yun, baga sa kaso nabasa ng ulan. Humanap tayo ng iba. Yun yung masakit. Ang humanap ng iba. Guys, may nakita ako guys. Di bale na humanap ng iba, meron pa namang maraming iba. So guys, may stock yung lola ko na ano, uling. Umaglaro tayo ng uling. Anyway. La, yung uling la, maliit lang naman yung kinuha ko la. So, sorry na. Yung uling na kinuha ko, maliit lang. Tamang-tama lang para ihaw. Tamang-tama lang guys. Wala naman tayong bukulis. Nagluto lang naman tayo. Ay. Yun guys, tapos na ako magkuha ng uling. So, tama na siguro yan. Tama na siguro yan. Kaunti lang yung uling ko. Uling mara. Pagalitan tayo ni Lord. Oh no! Nag-knockout tayo ng uling. Pag-ubas mo naman ito na. And start na natin yung ating apoy para makapag ano na tayo. Umpisang magluto at saka balutin pa natin yung ating mushroom. So update ko kayo mamaya pagkatapos ko mag-start ng apoy. Sunugin natin ng kaunti guys para malambot yung dahon ng saging. Hindi madaling mapunit. Balutin na natin sa dahon ng saging. Yeah.
mushrooms. So para lang makabudol pa, guys. Yan. Para makabudol pa. So lagyan siya natin na konting kontrasa. Yan. Tsaka konting asin. Ay, ayaw mahulog. Yan, tama yan. Ano yan? Tsaka asin. Asin lang, guys. Asin. Yan yung apoy natin na sinisimula, no? Ito yung asin natin. So, update ko kayo, guys, bago malunto na ito, ha? So, yung pagbalot nito, guys, dapat dahan-dahan lang para hindi mapunit yung dahon ng saging nyo. Ako, punit na na. Tsaka, ganyan. Tatungan natin ng mabigat. Yan na siya, guys. Ready to go. Tumutulo na yung sabaw niya. Pero okay yan. Okay lang yan. So, isa lang na natin. Yan na, guys. So, eto na siya yung finished product natin. Yan. Guys, ang bango-bango niya, guys. Promise. Smells like heaven. Yung pusa ko napalingon, no? Pusa namin napalingon sa amoy. Bango kasi niya, guys. Pusa namin napalingon kasi ang bango. So, ito na yun, guys. Ito na yung ating finished product. So, ready to eat na. Ayan. Yan yung ating mushroom, kanin, at tubig. So, it's eating time, guys. So, kain tayo. Aray. Tsaka, sa mukbang ko ngayon, may audience tayo, yan o. Yung audience, o. Tadang! May audience tayo, guys. So, yan yung ating mga... Wow! Masarap, promise. Ito, guys, oh. Kain tayo, guys, kain. Masarap, magkamay, guys. Maliwala nyo yung may dalawang matanda na yung nauusap niya. Sarap talaga, guys, promise. Hindi mo ito tinatikman. Let's change lang kasi. Thank you, Lord. So yun na nga, guys, tapos na akong kumain. So naubos na, yan. Wala na naman yung kanin ko, wala na rin natira. So guys, napakasarap, safe. Gusto nyo matry yan, kung malapit-lapit kayo sa mga liblib na lugar or else punta kayo ng mga market. Alam ko nandyan yung binibenta kasi season ngayon ng mushroom or libgo sa amin sa Bisaya. So guys, thank you very much for watching and hope na enjoy kayo sa ating video. So by next upload ko, guys, isa namang magandang spot ng Bohol ay papakita ko sa inyo. Since yung area natin is COVID free na, so allowed na ulit tayong magala. So abang-abang kayo sa next episode ng aking adventure, guys. And this is Boy Xtorn signing off and see you next time. Bye-bye.